paano nga ba kung wala talagang galawan ang pila ng sasakyan papasok ng Lasal Green Hills sa Mandaluyong? Ang iba, nagbababa na lang tuloy ng sakay kahit nasa labas pa ng eskwelahan. Makaalis na lang sa Carmageddon na ito. Tignan. Oh, saan kami ngayon magbababa? Sir, dapat po kung may sticker kayo sa loob. Ay, wala lang kami sticker. Saan po, dapat po talaga. Hindi, sir, meron po kami binibigyan ng pagkakataon after gate 4. May pwede diba, po. First time lang ngayon. Di dapat patubay din lang yung ano. Araw-araw ko nagbababa. Ayaw magpatiket ng family driver dahil nagbaba raw siya ng bata. Habang tukod naman ng traffic, kaya wala siyang naabala. Boss niya raw ang kausapin at tikitan ng MMDA. Ang sa amin, wala pong boss-boss dito. At tanungin niyo po, nandito naman yung mga media, tanungin niyo po sinong boss niya. Sino yung pinapanggit niyo daw na boss? Ito si Lord Jesus. Lord Jesus? Oo, oh, boss ko. Lord Jesus? Oo, oh, boss ko. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it back. Bago ako ngayon pumasok sa bahay na yun, nakadroga na ako, nakainom na ako. Ngayon, pinasok ko yung bahay, gumawa ako ng kutsilyo sa kusina, naghanap ako ng kutsilyo. Sabi ko, puto, pag hindi ka nagpa***, sasaksak ko sa ito, papatayin kita. Di na raw kasi nga matiis ang tawag ng laman, kaya pinasok ang bahay. Paglasing ako, talagang tamang manyak ako eh. Talagang hobby ko, mang-rip talaga. Swerte pa ako, kasi hindi pa si Duterte yung nakaupo. Kung si Duterte, wala na. Finish na. Ako, mahal ko pa yung buhay ko eh. Talaga. Ito, sasadali sa doon. Kuya, nagtudroga ka ba, kuya? Paano masabi? Tinatanong ko nga eh, nagtudroga ka ba? Inarantes nyo ako para masigurado nyo. Kuya, inarantes ka, huwag kang magalala. Kuya, anong style ba yung buhok na gusto mo sanang ipag... Gusto ko karpo, kaso na hindi marunong yung nagugupin. Hindi marunong? Magkano binayad mo? Walang bayad-bayad yung kaibigan ko yun. Kaibigan mo? So mabilisan gupit yan. Paano mo nasabing mabilisan? Kasi ayan o, oh, di ba? Nakatulog na nga ako sa sobrang tagal, paano mo nasabing mabilisan? Uka-uka eh, ganit ka ba? Eh hindi po. So hindi ikaw ang sumaksak? Linawin na natin, hindi ikaw ang sumaksak. Eh paano ko naman aminin yun? So nagsinungaling ka na hindi ka ikaw? Nagsinungaling ako na ako yung sumaksak dahil nasaksaktan na po ako. Ano? Tingnan mo. O yan, namamaga yung paa ko. So tingnan mo yung pusas ko. Oh, okay, tingnan mo, ngayon lang yung lalawagan. Ikaw sa sarili ko. Yung buhok. Yung buhok, ayun, di pa tapos. Oh, ayun, oh, sugat-sugat pa. Yung upa, patingin niya, kuya, patingin mo. So, hindi pa tapos. Yun, oh, di pa tapos yung buhok, oh. Gumata ka ba, kuya, gumamit ka? Gumamit? Oo. Bakit mo ba ang tatungin? Dapat drug test mo na lang ako para masiguro mo. Mamaya, i-drug test ka. Kung talaga. Hindi mo na makikita sa sarili yung pangangatawan ng tao, sa mukha ng tao. Oo. Ang dapat ikwento sa inyo, inaamin ko na. Wala lang yung dapat iimbestiga sa akin. Inaamin ko na. Ako pumatay. Galit ka ba dun sa pamilya? Galit ka ba naawa? Ate, mga katanungan nyo, noong comment na po ako dyan, hindi pa ba sapat yung narinig nyo? Ulit-ulitin ko pa ba? Ako pumatay! Ano yung kasama mo? Wala akong kasama. Nagpapasalamat nga si Bautista dahil hindi siya nasugatan ng atakihin ni Valentino. Kita nyo si CCTV, talaga tinagayo, no? Oh, malakas po yung guardian angel ko sa likod. Paano masabi? Nakita ko, ginanon mo eh. Saan tumama yun? Hindi, baliktad yung baliktad. Kabaliktad. Ah, nakabaliktad! Baliktad. Talagang wala. Ah, so nanakot ka lang. Ginaya ko lang si Bato sa iyo, binaliktad yung talim. Naresyo ng positibo sa iligal na droga. Kabilang sa kanila, ang barka na si Leonard Marquez. Balak naman daw niyang magbago ang kaso. So, magbabago rin po ako, kaya lang hindi po siya ngayon. Kailan? Baka bukas, sa mga kala. Pwede iwasan, kaya lang minsan may mga kaibigan na hindi mo mahindian. Kay Tanod, dito na nadakip ang suspect, pero nagmamang-maangan pa ang kumag. Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay, gumalaw. Pero aminado ito na gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Hindi, ano? Aamin din naman ako. Wala naman tao na hindi perfecto eh. Gusto ko lang malaman, ang go-order ko ay bulalo. Bakit ako bibigyan ka noodles? Bakit ko mabayaran ng pasyonero? Pare, ang bulalo, mga buto-buto, may laman. Pare, sinusutot ang bulalo, pare.
Ang Cup Noodles, pare, no deals. No deals, pare. Bigyan yung Cup Noodles. Saan yung po iba? Bigyan yung Cup Noodles to kung paano nasusutin yung Cup Noodles. There's a lot of things you can do about money earned from that. Kush, 1.5 m per kilo. Maybe I can change the Philippines, like run for politics. Dapat ay hindi raw ikinukulong ang mga gaya niyang malinis ang intensyon. Advance ako mag-isip. Look at Antipolo. How much is the land area of Antipolo unused? Good for farming of marijuana. Ito, Duterte, mag-draw tayo. Mag-draw tayo. Bigyan mo ako ng baril. Sige. Walang problema. Ba't ako matatakot? Ito ang hamon ng lasing na si June Calumpiano kay President-elect Rodrigo Duterte. Ako nahuli dahil lasing ako. Dahil sa kasalanan ko, nagpaputok ang baril. Ito, nahuli ako. Saan galing yung baril mo? Ay, binili ko! Bakit? Alam nga naman, hindi lisensyado yan. Galing yan sa illegal. Eh, pinagbibigyan ko na nga sila eh. Siyempre, hindi naman ako, tao lang ako. Na... Paano kayo nasabi? Natawa pa ang 34 anyos na si Simon Nicole De Leon nang maaresto siya ng mga pulis matapos mambato ng isang lalaking napadaan sa kanilang lugar sa Arnais Avenue, Makati. Katwira ni Simon, na insulto siya ng dumaan ng lalaki sa harap niya. Maulit nga ako eh. Inaasar ako eh. Ano ba sabi? Ganyan daw. Ano yung ibig sabihin? Ubaho daw. Ano? Ubaho daw po. No, si kuya. You know? Sa galit, kumuha siya ng malaking bato at ibinato sa lalaki na nakilalang si Roniel Abante. Gulat lang ako kasi parang biglang may umano na mabigat, nangimay, tapos nung nagbato yung nandun na paglingon ko, siya yung nakita ko na lalaki, tapos papalapit sa akin, tumakbo na ako. Napunit ang damit ni Abante at namaga ang balikat ng tinamaan ng bato. Hinala niya. Modus lang ito ng suspect para sa iba pang masamang balak. Ay, hindi lang, hold up. Baka ako may bato pa. Walong beses nang nakulong si Simon dahil sa kasong pang-hold up. Pero katwiran niya, napikon lang siya sa pagkakataong ito. Kung may paliguan lang ako, hindi na maliligo ako araw-araw. Eh, wala na po. Wala nga po ang bahay. Uy, paliguan pa. Diba? Ano, so masyado malapit. Masyado malapit ba? Hindi na sana kakasuhan ng biktima si Simon, pero imbis na makiusap ito, ganito pa ang naging tugon ng suspect. Sabihin niyo muna, makukulong na nga ako eh. Dapat siya nagsabi sa akin na sorry. Nahaharap sa kasong physical injury at paglabag sa BP6 o paggamit ng illegal bladed weapon. Nag-aabang sa Maytaf Avenue sa Pasay ang private shuttle driver na si Julius Decena nang sumakay ang isang babaeng may kalong na sanggol. Hindi naman daw sila kasama sa mga nakatok ang sunduin ni Decena, kaya agad niyang pinababa ang mag-ina. Pero bigla na lang daw umiyak ang ginang. Doon ako sa Manivela, sarado naman mga pinto ko. Hindi naman siya nakalak kasi hindi naman to manual lang ito. Eh, binuksan niya yung pinto, bigla umupulad dito. Eh, sabi ko, tayo bakit? Umiyak na lang bigla. Hindi nagpatinag sa pakiusap ang babae. Ilan saglit pa, nakatulog ang babae sa kanyang kinauupuan. Ate! Ba't nang istorbo ka ng tulog? Tulog ka ba? Obvious ba? Sa puntong ito, nagpatulong na rin ang driver sa mga pulis. Pero nang mag-iiyak ang batang kalong ng babae, naawa na lang ang mga parak at binigyan sila ng tinapay. Inutusan na rin nila ang driver na ihatid sa barangay ang mag-ina. Pero pagdating sa opisina ng barangay 70, tumanggi ang tanod na kupkupin ang mag-ina. Hindi namin sakop yan. Sakop namin yan. Pwede namin kasi kasensyo. Dadali namin sa kabila yan. Mismo sa bahay nila kap yan. Sunod na nagdesisyon ng mga pulis na dali na mag-ina sa bahay silungan sa Naiya. Tatanggi pa sana ang pamunuan ng shelter. Pero kumaripas ng paalis si Decena. Pinakiusapan na lang ng Women's Desk ang bahay silungan. Nakupkupin muna ang mag-ina habang iniimbestiga ng tunay na nangyari sa mga ito.
Sa sino mang makakilala sa Ginang, maaaring magpag-ugnayan sa Pasay PNP. Umaaksyon, Gary De Leon, News 5. Sila ang Gwapings 2.0. Arestado sila sa pang-hold up sa magkapatid na babaeng estudyante sa Tondo. Si De La Rosa, mukhang good na good. Smoke the weed every day. Don't smoke the seeds, no way. Bakit ka dilat na dilat, kuya? Mamalak pa, ma'am. Patingin nga ng dila. Pinagpiyastahan ng mga netizen sa social media ang post na ito ng isang nagpakilalang pinsan ng biktima o mano ng cellphone snatching sa barangay Old Balara, Quezon City. Ang lalaking nasa litrato, nakilalang si alias Iking. Ayon sa post, inagaw ng suspect ang cellphone ng kanyang pinsan habang naghihintay ng masasakyang jeep. Kahapon, isa na namang babaeng biktima ang lumantad at nagsumbong sa barangay matapos masnatch ang cellphone. Natandaan daw ng biktima ang itsura ng suspect pati raw ang malaking tato sa kanyang kamao. Positibo niyang kinilala si alias Iking sa post sa Facebook. Nagsiselfone ako nung umaandar yung jeep. Tapos maya-maya biglang nung nasa harap na po kami ng malapit sa footbridge, bigla niya pong hinila yung cellphone ko. Dahil nakilala ng biktima, agad hinanap ng mga tanod si alias Iking na nahuli sa mataong lugar sa barangay Old Balara, Quezon City. Bukod sa pangangatawan, nakilala agad ang suspect dahil sa malaking tattoo sa kamao. Hindi na-recover ang cellphone ng biktima pero nahulihan ang suspect ng dalawang plastic nang hinihinalang shabu. Matagal na ito pinaghahanap eh kasi masyado itong sikat na snatcher eh. Hindi na nakatanggi ang suspect ng kausapin ng kapitan at di napigil ang pag-iyak dahil sa sama ng loob sa kapatid na kasama niya nang dalhin sa barangay hall. Kuya, wala akong kwenta, kuya. Hindi na ako pwedeng mag-apel. Iwan mo na ako dito. Wala akong kwenta, kuya. Maging ang mga pulis ng QCPD Station 6, kilala ang suspect na sangkot daw sa akyatbahay, cellphone snatching at pang-hold up. Naaresto na siya noong isang taon. Dala lang ng pangangailangan, kuya. Cesar Apolinario, Nakatuto, 24 Horas.